babe ko. Diba? Sino sige lang. Okay, then you... Ah, yeah, ano. There's no babe. Eh? Hindi na ka ba? There's a... Hello mga amigos, amigas. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Ah, nandito ako sa labas. Yung sinampay ko kahapon hindi natuyo dahil sobra ng lamig dito ba. Auto na talaga, malamig. Diyos ko, Lord. Kaya nakita nyo naman sa aking suot. Langan ko tong ilagay doon sa mainit na lugar. Mamaya nito, wala na tong araw eh. Lulubog ka agad. Mundi pag naipit yung paa ko eh. Nakakainis talaga ang pusa ba? Pumunta lang dito sa amin at tumai. Hindi agad natuyo ang aking mga labahan dahil sa sobrang lamig. Kapag auto dito, tinicheck ko always yung weather. Kung mainit, yun na ang time na maglaba ako. Kasi usually, ulan or cloudy kapag autumn. Kung winter, nga nga. Nakabilad na lahat yung mga sinampay ko. Nilipat ko na pala dito ang mga kalabo, oh. Dahil na, laos na siya ba, oh. Sa sobrang lamig, siguro kailangan ko na itong ipasok sa loob, ba. Ang chili ko, namatay na yung isa, oh. Dahil malamig na. Hindi na ata ito makasurvive. Hindi na nila kaya ang lamig. Meron pa akong mga bulaklak dito ba na kailangan ko siyang ipasok sa loob. Mamatay to dito kung hahayaan ko lang. Ayan oh, tignan niyo. Gumanito na siya oh. Dahil nga malamig. Ni kuyos ba? Hala, baka mamatay na ito. Don't be worried, mga bulaklak. Bibigyan ko kayo ng jacket. Charot lang. Hala, ipasok ko pala ito. Baka kasi matuluyan na itong mamatay. Ito, parang hindi na ito makasurvive eh. Patay na ata to. Yung rosemary ko dito, nakasurvive na siya. Iwan ko lang, pagdating ng winter, kung makasurvive pa ba yan. Kapag winter, parang mamatay lang yung dahon. Kapag summer, bumabalik na naman. Sana nga lang. Susunduin ko na si Philip. Natawa ako doon sa matanda ba o. Tinanong niya ako kung saan daw ako punta. Sabi ko, magsundo sa anak ko. Pero hindi ko maintindihan kung ano yung pinagsasabi niya. Basta may sinabi pa siya na hindi ko maintindihan. Dobre. Grabe, itong jacket na suot ko ngayon, nanunutok pa rin yung lamig. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat. Dito sa Slovakia, yung taglamig. Ito ang gusto ko maglakad-lakad dito no, sa ganitong panahon. Kung kapag malamig na masyado, naku po, parang hindi na ako makalakad. Minsan naninigas ng aking mga kamay. Pati tayo nga ko, naninigas na. Nandito yung friend ko na nagtatanong sa akin kung ano ba daw vlog na ginagawa ko. Ewan ko ha kung gusto niyang sumali. Ayan siya o, yung naka-green na yan. Marunong yan siya mag-English. Tagtulad ko rin. Basic lang din. Nandito na ako sa kindergarten. Alam, may inaayos ata sila eh. Hindi ko alam kung ano ito. Nandito lang ako sa loob. Masyadong maingay. Yung pag-ibig. Nandito na ako. Ay, wala pa. Kumain pa ata sila. Ayan siya. Ano ko kung sasari yan siya sa vlog ko ba? Dobre. Ay. Siya na papat? Ah, tak dobre. Kumakain pa daw. Kapag makita na ni Philip, hindi kakain ng lunch yun. Much better na mag-hide ako dito. Hindi pa tapos daw kumain. Yan pala yung mga activity nila dito. Oh. Pero hindi ko alam kung nandito ba yung kay Philip. Iba kasi yan siya kung mag-coloring eh. Nagmamadali ba? Ay, wala ata dito. Ito yung drawer ni Philip. Nandito lahat yung mga damit niya. Ayan o, oh, may mga pinagkukulong yung mga bata o. Oh. Hindi ko makita yung kay Philip sa totoo lang. Nasaan kaya yun? May nakalagay dito o, oh, Philip ko. Ay, ibang Philip siguro yan. Nandito na pala si Philip. Aha! What did you eat, Philip ko? Zinyaki. Zinyaki, dobre. Uuwi na pala kami, nasundo ko na si Philip. Siyempre, maglalakad lang. Alam nga naman magsakay ng aeroplano. Imposible na yun. Pwede man sumakay kami sa aming mahiwagang sapatos. Ciao, tito-titos! Aba, nila ko gusto! Eh, saglit lang ako nag-antay kanina sa loob. So, nakalabas kaagad si Philip. Siguro, nagmamadali na siyang kumain kasi nakita niya may mga parents nang dumating. Ciao, Te! Ciao! Hindi siya nag-hi kasi nahiya siguro. At hindi naman din niya alam na nag-vlog ako. Iniwan na ako ni Philip ba? Philip ko! Nini, put sky! May dump truck pa naman! Ay, nakuloy! Philip! Philip ko, put sky! Ay, talaga tong batang to! Yung dugo ko, umakit na sa aking ulo. Anyway,
May nag-invite sa akin, walang iba kundi yung school ni Kuya Alex. Dahil yung principal nakiusap sa akin, yung pinatranslate pala kasi hindi siya marunong mag-English regarding sa Philippines. So, mamaya, kailangang mag-search ako kung ano yung ipipresent ko. Mamili lang ako ng 5 very interesting about Philippines. Tapos, ipresent ko doon sa kanila. Siyempre, English ang gagamitin eh. Basic English lang daw, sabi nung friend ko, na teacher din siya sa Bratislava. Kasi mga bata naman yun eh. Sila Alex ba? Una-una, hindi kami nagkaintindihan ang pagkaintindi ko kung ano yung lingwahe na ginagamit natin sa Pilipinas. Sabi ko English at saka Tagalog. Ang ending pa pala, gusto niyang mag-present ako about Philippines. I-check ko pala dito kung may walnuts pang naiiwan. Kasi today, maganda yung panahon. Ah, hindi pa pala lahat nahulog. Next month nito, wala na to. Hindi pa ako mamulot dito oh. Nakita ninyo yan oh. Sa loob nito, sira na ito. Yung iba nagmumulds na. Ayan si Philip, tumutulong na siya sa kanyang daddy. Tinulungan niya maghakot ng mga buhangin. Heto na, magre-research ako kung ano yung ipipresent. 5 lang ang limit ko na picture eh. Wala, ito kaya no? Ano naman to eh? Top 8 most amazing tourist destinations in Philippines. Ano sa palagay niyo? Dami kasi din eh, magagandang lugar, di ba? Nalilito ako kung saan ang ipaprint ko kay Vladimir nito. Mga bata ang kaharap ko nito. Babasahin ko lang ito at kukuha ako ng mga important words. Kumbaga, summary lang ba? At sana hindi magtatanong ang mga teacher. Isa lang naman ang teacher doon na marunong mag-English. Hindi naman lahat. Hindi ko alam ba na maganda pa pala itong Tagaytay na to. Taga-Philippines ako pero ang dami ko palang na-miss doon na hindi ko napuntahan. Nung nakaraang araw pa ako ba, hala, research ng research, hindi ko makita. Nandito lang pala oh. Pero nang sinabi ng teacher sa akin, gusto din daw nila malaman ang culture natin. Sa title pa lang, ma-amaze ka na talaga, tourist destinations. Malay mo, baka isa sa teacher dyan, school ni Kuya Alex, magka-interest ba no? Tapos gustong bumisita ng Pilipinas. So may idea na siya kung saan siya gustong pumunta, you know? Itong Palawan talaga, alam ko ito. Ito lang ang napuntahan ko. Ganito na yung outfit ko. Nalamigan ako ba? Iba talaga kapag may dalaw, ulang ligo, alam niyo na ang kandingon. Anyway, hindi lang ako ang nagpipresent doon sa school ni Kuya Alex. Meron din isa, Indian daw yun. Isa sa teacher ni Kuya Alex na marunong mag-English, yung anak niya, may boyfriend na Indian. So nag-present din daw siya doon about India, kung anong mga lugar nila doon. Kumbaga gusto nilang i-share sa mga bata at with pictures daw para daw maaliw yung mga bata. Dito sa village, ang school dito, ang mga estudyante na nag-aaral dyan, mabilang lang siguro, nasa ano lang ata sila? 30 mahigit? Hindi sila umaabot ng 100. Eh, kung ang bata nahihirapan sa pag-aaral, maturuan talaga nila ng maigi. Dahil konti lang naman ang estudyante. Nagulat nga ako eh. Ang kausap ko pala, principal. May naintindihan lang ako, pero hindi lahat. May tinanong siya sa akin na, "Huvoriti po ang glitchki. Can you speak English?" Tapos hindi ko man narinig yung hovority. Hindi ko siya maintindihan. Basta ang sinagot ko lang sa kanya na ang language ang ginagamit ko, mix English, Slovak, and then Tagalog. Okay, tinawag niya yung teacher na marunong mag-English. Tapos yung teacher na yun, na marunong mag-English, ang basic lang din ba ang tinuturo niya? Kaya dapat ang English ko rin, basic. Kasi ang alam ko, basic lang din. Fluent sa English. Hindi ko na alam kung paano ko siya i-present. So ngayon, nakapag-decide na ako, siguro ito na lang. Last week, nagpaalam na sila sa akin na kung pwede ba daw i-present ko ang Philippines. Wala akong ibang sagot kundi, yes, of course, why not? Dahil saan tayo mapunta, may pagbala tayo dahil marunong tayo mag-English kahit basic at kahit mali-mali. Katulad ko, mga wrong grammar, at least naiintindihan ako. Ha? Kaysa kanila, na Diyos ko, hirap na hirap magsalita. O de, di ba? Nakalaman tayo. We're proud to be Filipino! Hinahangaan tayong mga Filipino kahit sa ang bansa. Ang diferensya lang natin, ang iba yung mga mindset natin ba? Yun lang. Pero, grabe, masabi ko rin na proud pa rin tayo. Kahit na mahirap lang ang bansa natin, ay yung mga ugali natin, mahilig mag-smile,
Mo kaya nga Philippines title land of smile. Di ba nakangiti? As always. Tinanong nga ako ni Vladimir, are you sure na ipipresent mo ang Philippines? Sabi ko, why not? Baga principal na yung lumapit. Yaya sa akin na kung pwede akong magpresent. So bakit ko ikakahiya ang Philippines? Ito na pala yung mga napili kong mga pictures na ipaprint out ko kay Mr. Then dapat colored ito. Rice terraces, Lake Cebu, ano to, Boracay, Chocolate Hills, Palawan. Limang pictures lang yung napili ko. Few minutes lang naman ang kailangan eh. Anyway, English subject naman yan eh. Ito pala ang assignment ni Kuya Alex for today. Tapos tignan nyo naman yan siya oh. Nagbuot-buot o linya-linya ba? Tignan mo siya. Ay nako, Kuya Alex ko, do it properly ha? Dobre? Marunong man yan siya. Kaso lang, iba man kasi ang pagkasulat dito. Ang guhit. ABCD man yan. Paghahanda ko ito para sa pagiging isang guro ko dito sa Slovakia ba? Dahil ayaw ko mapahiya sa mga estudyante ko. Akala mo, totoo talagang guro, no? Ito na yung moment ko na magiging isang guro ka. Kahit na hindi certified. In few minutes, ako ay isang guro. Then malupit pa English. Hindi ako fluent. Bahala na sila sa grammar ko. Malaking opportunity na yan na makapagsalita sa harap ng mga bata ba? This is my first time. Abangan niyo yan ang pagtuturo ko. Mag-asa ako sa picture o mag-vlog doon. Nakatapat lang sa akin yung camera. Magandang experience na ito. Malaking karangalan na yan para sa akin. Charot. Good video. Thanks for watching. Thank you so much. Good night. Good night, where's Nick? Nick! Hahaha.